Mga minamahal kong kababayan, ngayon po ang ating lungsod ay naka-lockdown na. Alam ko pong napakahirap para po sa atin na gawin ito. Sa mga nakarang araw, nakita ho natin sa mga barangay na malalaki, ginagawang biro ng mga kabataan ang lockdown na ito. Ako po ay nananawagan sa mga magulang, bantayan po ninyo ang inyong mga anak. Sana'y intindihin natin na ang ginagawa ng pamahalaan ay para po sa ating kabutihan. Hindi po biro ang kinakaharap nating krisis. Igalang po natin ang ating kapulisan, ang mga barangay, ang mga nagpapatupad ng batas, dahil sila po ang tutulong po sa atin para po matawiran natin ang krisis na ito. Igalang din po natin ang mga frontliners natin na nasa ospital, nasa mga health centers, dahil kahit sila, hindi po nila nakakasama ang kanilang mga pamilya. Sa mga nakaraang araw na pinipilit nating makapag-distribute kahit paano ng mga tulong, bahay-bahay, ay pinupuntahan kayo ng opisyal ng barangay at ng mga tagapamahal ng lungsod. Nakita rin natin na nag-drill po tayo para ipakita sa inyo ang worst case scenario kung sakasakaling magkaroon ng outbreak sa ating lungsod. Mananatili po ang pagkakaisa ng ating lungsod. Kung gaano man ang itatagal ng lockdown na ito, ito po ay nakasalalay kung paano tayo makikiisa sa ating pamahalaan. Nakikiusap po kami sa inyo. Seryosohin natin ang mga direktiba ng ating pamahalaan. Kung ano man ang ating paniniwalang politikal, isang tabi po natin. Kung ano man ang ating relihiyon, dapat itong panahon na magkaisa po tayo. Meron tayong isang Diyos na maaari nating tawagan at nakatitiyak tayo. Tutulungan niya tayo. Lumapit lamang tayo sa Kanya. Sa lahat ng panahon, ang kailangan po natin mag-ingat at magdasal. Patnubayan sana tayo ng ating Diyos. Maraming salamat.